Mga ka-hunters, welcome back po sa ating channel, Kalimi Online. Ang ating po naman tatalakayin ngayon ay tungkol po sa mga 1 peso no year 2013. Hinalungkat ko yung ating mga 1 peso dito at nakita ko yung mga naitabi ko ng mga variation 1 peso sa year 2013. Ayan, at naibukod-bukod na natin yan. At napansin ko lang mga bro, no, meron na naman kasing wala sa record. No? Hindi kasi minsan magtugma yung mga nahanap natin mga variation sa record sa end.mista. Kasi mga bro, no, kung ibabase natin sa mga napag-aralan na natin yung mga nakalipas na taon, iba alam na natin yung ibig sabihin ng mga boulder, yung mga reverse pros, mga prosted. Kaya sa tuwing meron tayong makikita, no, tumatakbo agad tayo papunta sa end.mista.com. Tinitignan natin kung meron na bang record yung ating bang mga didis cover. No? Kung wala pa man, siyempre, ayan, since nagko-content tayo, binabahagi ko sa inyo para yung idea na ipapasa sa inyo. Kasi kung nangingilatis kayo tulad ng ating ginagawa, nakapaglilibang tayo, nakapag-aaral tayo, diba, nagiging updated tayo sa mga variation, especially sa BSP series coins, 1 peso. Ngayon, ipakikita ko maya-maya, no? Maya-maya lang yung 2013 na ating hawak. Tatlong klase kasi iyon. Tapos ipakikita ko rin sa inyo kung ano yung record meron na sa ngayon. At syempre, no, maidagdag ko lang, meron kasing variation dito sa year 2013 na para sa akin, mga ka-hunters, ay ito pong variation na to ang pinakamagandang variation sa lahat ng 1 peso. No? Ito po yung tinatawag dati. Ito dati, meron tong record. Siguro mga 2 taon na nakalipas, meron tong record dati sa Nemista. Ang tawag nila dito ay Uber's 3. Napaka-rare ng percentage nun. Sa naalala ko ay nasa 0.3% lamang. 0.3% Uber's 3 kung tawagin. Pero makalipas sa mga ilang taon, no, biglang nawala yon. Yung record na yun, in-update ng admin doon. Hindi ko alam kung anong dahilan kung ba't inalis nila yung Uber's 3 na yun. Samantalang yung Uber's 3 na yun ay talaga naman nag-i-exist. Eh meron nga tayong hawak no na 2 piraso eh no. Uber's 3 siya. Kasi iba rin yung prosted, diba? Alam niyo na yung prosted, di ba mga bro? Sa mga datian. Alam niyo na yung pag sinabing prosted 1 peso. No, ang pinakamagandang example niyan yung year 2015. Yan yung common prosted sa 2015. No, kapareho yan ng prosted sa 2014 at kapareho din ng prosted sa 2012 na hard to find na din. No? Kasi pag sinabing prosted, alam nyo na yung appearance niya, bolder, no? Yung detailed ng buhok ay refined, mas pinong-pino. Tapos yung reverse niya, wide scrip of legend, manipis ang rim or yung edge netong mga prosted na to. At talaga naman kapag maganda ang kondisyon, yung luster niya or yung cartwheel effect ay talagang buhay na buhay. Okay, ito po yung 2013. Pero itong hawak ko ngayon, ito yung pinakang common. Mag-umpisa tayo sa common. Reverse 3 din itong mga common. Ayan siya, reverse 3. Kung mapapansin ninyo, ito na, pagkakamalan itong prosted sa ganda ng condition eh. No, glossy. Ayan siya, no. Glossy lang po yan, hindi yan prosted. No? At wala siyang parang umiikot. Iba yung ikot kasi ng kinang ng cartwheel effect na tinatawag or yung luster. Itong pangalawa, ito na yung pinupunto ko sa inyo mga bro. Yung sinasabi kong pinakamaganda, no? Ayan. So, kilatisin natin ito, ah. Focus kayo. Yung mga baguhan natin dyan, dapat magpo-focus kayo sa mga content. Pansin ninyo, ah. Ayan. So, tingnan nyo agad yung buhok nitong piso na ito, no? Napaka-pino. Napakaganda ng detail ng buhok niya at wide script of legend ito. Tapos yung rim niya ay napakalipis kumpara sa common na pinakita natin kanina, makapalang rim noon, no? So magkaiba na, no? Sa reverse naman ito ay mas wider or mas bolder yung script of legend niya at malalaki, no? Mas wide nga eh, kita niyo naman, at napakalipis din ng rim netong isang ito. 2013, ito na yung sinasabi kong pinakamagandang variation sa lahat ng 1 peso kasi nagdala dito yung script of legend niya. Tapos yung hair detail ni Jose Rizal dito, talaga namang napaka-pino. Kapag kinilatis yan, pinong-pino yan. No? Mas pino pa dun sa hair detail ng mga prosted. Eh, no?
No? Pero ito, hindi frosted. Sabi ko nga, ito yung tinatawag na overstree dati. Dalawa yung hawak ko niyan. Sa tagal ko ng paghahunt, no? Meron na tayong dalawang piraso. So, ibig sabihin, hard to find na rin po ang 2013 na yan. Ngayon, meron din naman dito isang 2013 na wala pa rin sa record ito, no? Yung harap niya ay kapareho din ng nauna na common. Pareho sila sa obverse. Ayan, o. Magkaiba lang ng kondisyon, ha? Pero pareho po lang harapan niyan. Obverse. Ayan, tingnan niyo, pareho. Makapal yung edge or yung rim niya, no? Sa reverse, tingnan natin, no? Itong common sa left, reverse triyan. Pero hindi frosted, no? Unlike dito sa 2013 na ito, nawala din sa record sa kasalukuyan ngayon. Ang reverse nito ay, ayan, ano sa tingin ninyo? Sa mga gatihan, alam nyo na agad eh. Frost yung kanyang reverse. Ayan, no? Diba? Ayan ang frosted, no? Wide script of legend din, no? Pero meron siyang yung tinatawag na parang cartwheel or yung luster effect. Na pag iniikot mo, pag ginagalaw mo, para siyang frost. Yung parang ang nababad sa yelo. Yung mamuti-muti. Frosted po ang tawag dyan ng mga numismatics. Kahit tignan, sa record na numista, meron pong terms doon na frosted. Kaya lang ito ay reverse frost eh. Mga bro. No, ayan o. Comparison, tingnan nyo yung reverse. Itong salit, yung common. Reverse tip pero mas maliit yung script of blade niya compare sa mga prosti din, no? Tingnan nyo, ayan, reverse tree. Pero makapal yung rim na itong common. Sa rim, basihan na rin yan. Tapos yung kagil niya, maliit. No? Hindi kagaya dito sa mga prosti din. Mas malapad at mas malipis yung rim. No? Kaya kung titignan mo, mukhang maliit yung common. Eh. Mukhang maliit yung common 2013 kasi makapal yung rim. No? Ayan po mga palatandaan yan. So, variation din ito na wala pa rin sa record sa n.numista.com. Hindi din naman natin pwedeng sabihin na frosted ito eh. Kasi pag sinabi frosted, pati yung harap niyan dapat frost. No? So, hindi pa updated si Numista, mga hunters. Ngayon, silipin natin yung kanilang record. Ayan, no? 2013, PI, no? Bold letter, reverse 3. Ayan yung common, 24% uncirculated, 32 pesos eh. May value na rin ha, sa uncirculated, kahit common yan, no? At least. No? Tignan nyo mabuti. No? 2013, bold letters, reverse 3 common. Tapos itong 2013, bold letters, reverse 3 frosted. Ang sinasabi dito yung nasa gitna, frosted. No? So, 2014 sa baba, frosted. Pareho yun. Ayan ang sinasabi dito, yung bold letters, reverse 3 frosted eh. 0.9%, you know? Ayan lang ang terms nila dyan. Yung variation na mayroong record dito, kapareho din ng 2012 bold letters reverse 3 pros. So, pag sinabing pareho, dapat pare-pareho yun. No? So, ang tinutukoy nila rito sa Numista ay 2013. Dapat prosted siya ng 0.9%. No, eh, mga pinakita ko sa inyo, may nakita ba kayong prosted dito sa hawak ko? Wala eh. Diba? Wala eh. Ito yung common, di naman frosted to. No, glossy type lang yan. Yung pangalawa, hindi naman frosted ito. No? Bold din ang tawag ka dito. Overstring ako kung tawagin ito eh. Hindi yung frosted eh. Oh. No? Dapat di nila inalis. Dapat na natili itong overstring. Kasi hindi nga frosted ito. No? Hindi siya frosted. Wala siyang cartwheel effect. No? Maganda pa ang condition yan. No? Ito naman pangatlo. Hindi rin frosted. Tingnan nyo yung harap. Hindi frosted eh. Glossy rin yan. Ang frost dito yung reverse lang niya. So, hindi natin po pwedeng tawagin na frost ito. So, dapat maging specific ang variation na nilalagay ng mga admin sa n.numista.com. Matagal lang kasi magpa-update ngayon doon, mga bro. Kasi, pag-aaralan pa rin naman nila yan. Tapos, hindi natin sure kung ma-approve pa. No, kasi mas gusto nila sila yung mismong nakaka-discover sa mga variation. Diba kaya medyo matagal magpa-update. Pero pwede naman tayong gumawa ng sarili nating pag-aaral. Update man doon o hindi, at least alam na natin. Marunong na tayong tumingin sa mga variation sa mga one piece. So ayan ang ating content ngayon. Pakishare ng video mga bro. Iwan ang
opinion. God bless.